Palang araw mga ka-MP, welcome to my vlog. Ang pag-uusapan nga natin ngayon ay kung paano babasahin ang plano ng naayon sa kanyang scale. Kaya kung nais mong matuto ng pagbasa ng plano depende sa kanyang scale, ay hanggat maaari ay tapusin mo ang video na to. Dahil sa tingin ko ngayon ay kaya mo nang basahin at hindi ka na pwedeng ligaw-ligawin sa bawat sukat ng bawat plano na iyong makikita. Dahil napanood mo ang aking video, kapag tinapos mo ang video na to, ay automatic matututunan mo na agad ang pagbasa ng plano. Kahit hindi ka pa isang skilled o ordinaryong labor ka lang, ay hindi ka nila pwedeng pagyayabangan sa pagbabasa ng plano. Dahil ang pagbabasa ng plano ay talagang simpleng paraan lamang na hindi lang kasi tinuturo ng ating mga engineer o sa mga ordinaryong manggagawa, dahil ang iniisip nila ay baka hindi natin maintindihan. Ngayon, kung ito ay tatapusin mong video na to, palagay ko ay maiintindihan mo na at sa tingin ko ay kaya mo nang unawain at basahin ang bawat plano na nakadepende sa kanyang scale. Mga ka-MP, naganda ako ng drawing para maintindihan nyo ang bawat scale. Nagbigay ako ng 5 example ng bawat scale. Ngunit ano ba ang scale sa plano? Ang scale ay basihan ng sukat sa plano para mabasa o makuha mo ang tamang sukat ng bahay o lote o building ng ating gagawin. Pinakikita nyo, 1:500. Number 2, 1:200. Number 3, 1:100. Number 4, 1:50. At number 5, 1:20. Ano ba yung 1:500? Ito, babasahin ko ngayon, 500. Ano ba ang 1:500? Ganito yan. Ang bawat isang sentimetro sa ruler o sa metro ay katumbas ng 5 metro sa plano o sa bahay ng iyong gagawin. Number 2. 1:200. Ganito din yan. Ang bawat isang sentimetro sa ruler ay katumbas ng 2 metro sa plano ng bahay ng iyong gagawin. Number 3. 1:100. Sa bawat isang sentimetro sa ruler ay katumbas ng 1 metro sa plano o sa bahay ng iyong gagawin. Alam nyo guys, itong 1:100, ito yung pinaka-common laging ginagamit. Ito yung madalas mong makikita sa mga plano na, kasi ito yung napakadaling basahin. Pag sinabing 1:100 kasi, ay yung 1 sentimetro mo, halimbawa ganyan, halimbawa ito metro. Ayan guys, halimbawa yung metro. Yung 1 sentimetro na yan, yung nandito, yung pinakaunang-unang 1 cm, ang katumbas na niya sa plano is 1 meter. Ayan, nakalagay dito is 1 meter. Ayan, 1 metro. Number 4 na tayo, number 4. Ang number 4, 1:50. Ang bawat 1 sentimetro sa ruler ay katumbas ng 50 sentimetro sa plano o sa bahay na yung gagawin. Kung mapapansin nyo, 50 na lang siya, kaya hindi na siya umabot sa metro. Nakita nyo, 50 sentimetro na lang din kasi hindi na siya umabot sa 1 metro. Hindi kagaya ng 500. Hindi kagaya ng 500. Oh, ito kasi 500. Ang bawat, 1 sentimetro is 5 metro. Pero ito, 1:50, hindi na umabot sa 1 metro. Kaya 50 sentimetro na lang. Dito na tayo sa number 5. 1:20. Ang bawat 1 sentimetro sa ruler ay katumbas ng 20 sentimetro sa plano o bahay ng iyong gagawin. Analy drawing. Ano ba tong 1? Ito yung 1. Pag ito, alam mo, 1, ito rin 1, ito rin 1, ito 1. Yan ay 1 cm. Ano ba yung cm? Sentimetro yan. Ngayon, kung ang katapat niya ay 500, 1:500, ang bawat 1 cm nito, ito cm sa plano, 500 yan ang katumbas sa plano. Kaya kung iisipin mo, 500 cm, equivalent mo sa metro, yan ay 5 meters. 5 meters yan. Yung 500 cm, yan ay 5 meters.
Ngayon, kung ito naman yung isa, 1 is to 200, ang katumbas nito sa metro, is 200 cm, yan ay 2 metro lang. 2 metro. Ganon, ito rin namang 1 is to 1, ang katumbas niyan, 1 metro lang. Ito, kaya madaling basahin yan kasi wala siyang butal. Ngayon, itong 1 is to 50, hindi na siya umabot ng metro, yan ay 0.50. 0.50 meters na lang siya. Or 50 cm. Or 50 cm na lang. Ngayon, itong 1 is to 20. Pag ikinumbit mo siya, 0.20 na lang din siya. Ngayon, or 20 centimetro. Centimeter. Ayan. Ngayon, paano mo ba makukuha ang bawat metro? Halimbawa, yung 1 is to 500, i-divide mo yan. Kunyari, ito, yan, kagaya niya, 500, yan. 500, hatiin mo sa 100, 5 metro na yon. Malalaman mo na agad na 5 metro. Pag kagaya ng 1 is to 1, ayan, 500 yan. Kumbaga, sa bawat, pag 1 is to 1, ang bawat 500 niya is 5 meters din. Ayan, parang ganito lang din yan. Kumbaga, inano ko lang, mas gusto kong maliwanagan ng mabuti. Ngayon, ganyan yan, 1 is to 200, bawat isang ano yan, di-divide mo ulit yan, 2 meters lang yan. Kunyari, 200, divide mo sa 100, is 2 lang din yan, 2 meters. Yan. Ganyan yan, di-divide mo. Yan. Kaya kung gusto mong makuha ang bawat metro sa plano, ay i-divide mo ito sa 100. Okay na tayo dyan. Ayan mga ka-MP, may example ako ng drawing. Kumbaga example plan ko lang. Nakikita nyo ito is 20 cm. Ang scale nya is 1 is to 1. Pag sinabi 1 is to 1, ay yung bawat isang sentimetro, isang metro na agad yan. Eh kaya ang nangyari 20 cm yan, ibig sabihin yan ay 20 meters yan. Ang katapat nyan ay 20 meters. 20 meters yan. Ngayon. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung isang drawing. 10 cm. 1 is to 1 din ang scale niya. Ngayon, pag inilagay ko yan, ayun o. Yan ay 100 cm kung sa totoo, ayun o, 100 o. Dulo-dulo niya. Pero 10 cm. Kung i-convert natin yan sa 1 is to 1, ang sukat niyan ay, ang mangyayari ay 10 meters. Diba, 10 meters. Sa bahay ng iyong gagawin. At ito yung pangatlo kong drawing. Yan, 5 cm. Ang scale din is 1 is to 100. Kaya pag tinignan mo yan, tingnan nyo yan guys, 5 cm yan, 5 cm. Yan ay 5 meters. Kung iisipin mo yan ay 5 meters. E pa paano, kung halimbawa, iba na yung gagamitin natin scale. Halimbawa, gamitin natin sa 500. Paano gagamitin natin scale is 1 is to 500. Hindi na muna natin ito i-apply yung 1 is to 100. Ngayon, 1 is to 500. Para mabilis natin makuha yung 1 is to 500, i-divide natin yung 500 sa 100 o divide. So, ibig sabihin, 5 yan. Ang bawat isang sentimetro nyan ay 5 meters. 5 meters. Ngayon, ang 5 meters, para makuha agad natin yung pinaka-total, yung pinaka-shortcut na mabilis na paraan, baka malalaman mo. Diba 20 cm to? 20 cm yan, diba? I-times na agad natin sa 5 meters. Yan. 20 times 5 is 100 meters. So, ayan. Naging 100 meters na to. Meters. Samantalang kung 1 is to 1 lang ang ginamit natin, yan ay times 100 lang is 20 meters lang yan dapat. Kung 1 is to 1. Yan ang pagkakaiba nila. Kumbaga, pag pinalitan mo yung naging 1 is to 500 ka, lalaki na yung sukat ng yung binabasa na plano. Isa pang example. Ito, kagaya nito. Gagamitin rin natin yung 1 is to 500. Ganyan, scale, 1 is to 500. Ito yung 10 cm. Parang kagaya kanina, dinivide mo lang din na ulit. 100
500 divide 100 is 5 meters. So, bawat isang cm niyan ay 5 meters ang katapat. So, automatic, yung 10 cm mo, i-times mo agad sa 5 meters, eh makukuha mo na yung total ng lawak na ano, di 50 meters yan. Di ba? 50 meters. Ngayon, dito po tayo sa isang example. Sa 5 cm. Ang scale niya is 100, 1 is 100 kanina, 5 meters yan. Ngayon, palitan natin ang scale. Palitan natin siya ng scale. 1 is to 100. 1 is to 500. Ngayon, simple lang ulit. Yung 500, divide mo ng 100. So, 5 yan. Sa bawat, kagaya nyan, 5 cm. Yung 5 cm na, i-divide mo lang sa 5. Para makuha mo kung ilan. 5 times 5. Oh, diba? 25. Oh, 25 meters to. Yan, ganyan kalaki na yan. 25 meters. Gets? Halimbawa, ang gagamitin naman nating scale is 1 is to 20. Ganun uli yan. Divide lang natin uli. 20 divide 100 is 0.2. Ngayon, itong 0.2 natin, itatimes mo siya sa haba ng bahay. 20 cm times, ayan, kagayaan, 20 cm times 0.2 equals, ang lalabas niyan ay 4 meters. Lumiit na siyang masyado. Diba, lumiit na, umiksi na. Kasi ang ginamit lang natin is, ang scale lang natin is 1 is to 20. Ayan, diba? Dito pa na, i-apply uli natin yung 1 is to 20 uli. Ayan, scale natin. 1 is to 20 uli. 1 is to 20. Ngayon, divide mo uli sa 20. Divide 100, 0.2. Yung total ng ating 10 cm. Ayan. 10 cm times 0.2. 2 meters na lang. Lumit na. 2 meters. Hindi ba? Nakita nyo? 2 meters. Ngayon, dito pa tayo sa isang example. Halimbawa, ito, scale natin is 1 is to 20. Madali lang yan. 1 is to 20. Divide mo ulit yung 20 sa 100, 0.2. Ngayon, 5 cm, i-times mo ulit sa 0.2. 1 meter na lang. Lumit na, di ba? Lumit. KMP, bakit tatanungin niyo sa sarili natin? Bakit mayroon bang 1 is to 500, 1 is to 200, 1 is to 100, 1 is to 50, 1 is to 20? Ngayon, bakit nga ba may 1 is to 500? Kapag sobrang laki na yung gagawin natin, yung halimbawa, sobrang laki na yung, kunyari, ang plan ang gagawin nila ay mall, pwedeng gumamit sila ng 1 is to 500. Kasi pagka ang ginamit nila dyan is 1 is to 100, baka hindi magkasya sa blueprint. O kung talagang sobrang laki, pinapaano pa yan, sa totoo lang, may 1 is to 1,000 pa sana, may 1 is to 1,000 pa. Yan, may 1 is to 1,000 lang, kaya lang, hindi ko na inano kasi sobrang dami na nag-example natin. Kaya lumalaki yung bilang natin, para mapagkasya sa blueprint, yung drawing o yung plano ng gagawin na, kunyari, bahay, mall, building, ginagamit nila yung pataas na yan, 1 is to 500, 1 is to 1,000, yan. Ngayon, kasi kung gagamitin nila dyan is 1 is to 100, hindi na kasya. O kaya 1 is to 50, hindi kakasya yung drawing dyan sa blueprint. Ngayon, ito, take note. Paglaki ng sukat, kanyari, kaya paglaki ng sukat, halimbawa 1 is to 500, is pagliit ng drawing. Ayan, liliit yung drawing natin. Kagaya nung kaganina, may mga pinakita akong example, yun. Ngayon, pagliit ng sukat ay paglaki ng drawing. Kagaya nito, pag ito ang ginamit nila, 1 is to 50, 1 is to 20. Pagliit ng sukat, paglaki ng drawing. Ayan, lumalaki yung drawing na yun. Kapag maliit lang yung Ayan mga KMP. Ang video nga pala nito ay binasi ko lang sa aking mga natutunan. Ngayon, kung napansin mo na may pagkakamali, paki-comment na lang para maitama ko yung aking pagkakamali kasi hindi naman talaga ako nakapag-aral na tao. Isa lang akong construction at ang dinedetalye ko lang din ay base lang sa aking kaalaman. Kung nagustuhan mo ang aking video, baka pwede naman ako mag-request sa iyo na paki-like, share and subscribe naman at paki-hit na rin ang bell button
nang ma-update kita sa mga susunod ko pang video. Hanggang sa muli, ingat!